Kung pakiramdam mo walang natitira sa iyo, papalitan yan ng Diyos. Sabi nga, sa taong nagbibigay, no, magkakaroon niya na siksik, liglig at umaapaw pa. Huwag ka lang matakot. Huwag ka lang mag-focus sa sarili natin. Ang isipin natin, lalo tigit sa ngayon, kailangan ng ibang tao, ng tulong mo at ikaw, tayo, ang tinatawag ngayon ng Diyos na tumulong. Minsan, mararamdaman po natin na parabang nauubusan na tayo kasi bigay tayo ng bigay. Wala man matira sa atin, sa kakabigay natin, huwag kang mag-alala. Hindi mauubos ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Monsignor Ding Coronel, Father Badong, Father Danichi, sila po yung mga nandito po sa Loton. Yan, maraming salamat po sa walang sawa pong pagkain natin sa mga tao. Thank you, Father. Pero sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ang magbigay sa kanila. Yung ibinibigay at ibibigay natin, galing din naman yan sa Diyos. Orasyo Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Masiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Masiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaligan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Clara. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinataguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagintapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon, Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nagabot sa akin ng isang aklat na kabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko. Magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, Tao, pumunta ka sa sambahayang Israel at sabihin mo ang pinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na sundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na matamu yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Alleluia! 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 Sabi ni Jesus,
na mahal. Dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli tayo po ay tinatawagan at inaanyayahan ng Poong Jesus sa Sareno na pagnilayan ang kanyang mga salita na ibinigay sa atin. Ngayon na ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Si Santa Clara na isa sa mga nakarinig ng salita ng Diyos at talagang sinundan, no, o sumunod sa mga aral na kanyang naririnig. Maganda rin po yung sinasabi, no, sa atin sa unang pagbasa, ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, ngumanga ka, kanin mo ang aklat. No? At yung sinabing aklat ay ito yung mga salita ng Diyos na bumubusog hindi lang sa ating mga tiyan, kundi bumubusog sa ating mga kaisipan. Kasi kung walang laman ang ating isip, ano yung maipapangaral natin? Kaya sabi, ngumanga ka, kanin mo ang aklat. Kanin mo ito at magpakabusog ka. At yon, sabi niya, pumunta ka sa sambayanan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko. Kaya maganda rin kung, no, pagnilayan, ano ba ang madalas na isinasaksak mo sa iyong isipan? Ano ba yung madalas na iniisip mo? Ano ba ang laman ng kokote mo? Ano bang laman ng isipan mo? Magandang mapagnilayan natin yan, no? Kasi sa Ebanghelyo, ito yung isa sa itinutuwid ng Poong Jesus sa Sareno sa kanyang mga alagad. Kasi ang laman ng isipan ng mga alagad ay kung sino ang pinakadakila. Sa ibang Ebanghelyo po, nagtatalo-talo sila kung sino ang pinakadakila sa kanila. Samantalang dito sa Ebanghelyong ating binasa, medyo, no, pa ano pa sila, pasimple. No, Panginoon, sino po ba ang pinakadakila sa langit? Eh sila, umaasa sila na makakasama na sila sa langit. Ito yung laman ng kanilang isipan.
naapektuhan din kung paano mag-isip ang mga tao noon. Na mahalaga sa tao yung, no, kasi pag dakila, pag sinabing dakila, bukod doon sa may pera ka, bukod doon sa, no, lalapitan ka ng tao, hahangaan ka ng mga tao. Iba kapag, no, nasa posisyon ka, kasi talagang ang tingin sa'yo napakataas, kaya lahat ng tao gusto nasa taas. Eh, tayo ba ngayon? Ito rin ba ang laman ng isipan natin? Ang maging pinakamagaling? Parang sa panahon natin ngayon talagang ang lakas ng kompetisyon. Yung makipag-compete. Parang ang tingin natin sa bawat isa, kakompetensya. Katrabaho, kakompetensya. Kaya nga, dapat katrabaho eh. Katulong mo, katuwang mo. Pero ang tingin natin, kakompetensya. Maging sa paraan ng paglilingkod natin, no, sa paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa simbahan, parang ang pangit tingnan, no, na lahat ay motivated na maging mas magaling sa kanya. Kaya minsan sa atin po, no, walang nangyayari sa bansa natin kapag nagpapalit tayo ng mga elected officials. Kasi pag sino yung susunod, lahat ng ginawa nung nakalipas na administrasyon, dead man na, hindi na itutuloy, o kaya naman papalitan. Kasi ang gusto makita ng mga tao ay mas maganda ang administrasyon ko. Mas maganda ang panahon ko. Marami akong napagawa. Kaya susunod, sisirain. Di ba? Dito lang po sa Manila, nakailang ayos tayo, sisirain, aayusin, sisirain. Baka kasi yung laman nga ng ating isipan, dapat ako ang may magaling na programa, ako ang may pinakamagaling na pamumuno. Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, at ganun din sa atin, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa isang bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. So baliwala lahat ng ito. Baliwala lahat ng naiipon mo, kayamanan mo, naipupundar mo, baliwala yung kagandahan, kagwapuhan mo, baliwala ang kasikatan mo, kasi hindi ka naman pala mapapabilang sa langit. Ay, may iwan lang dito. So bakit tayo mag-aaksaya ng panahon na maging pinakamagaling? Ang problema kasi, alam niyo ba, di ba, kung babalikan natin, bakit ito yung mga pinili ni Kristong maging mga alagad? Eh, hindi naman ito magagaling. Mga mangingisda nga lang ito. No? At ang tingin ng mga tao noon, eh, hindi nga nakapag-aral, makasalanan. Pero pinili ng Diyos. Hindi nga dahil sila ay magaling, kundi magaling ang Diyos para piliin sila at hubugin para sila maging magaling. Sa kahinaan natin, doon mas nakikita ang kagalingan ng Diyos. Bahay, ito yung kailangan natin sa panahon ngayon. Lahat, alam nyo, di ba, no, pag nakikinig ka, lahat nag-uunahan kung sino ang makakatuklas ng vaccine para sa COVID. Nag-uunahan kung sinong bansa makakadevelop. Parang, hindi ba pwedeng magtulungan ang mga eksperto? Hindi ba pwedeng magtulungan ang mga sinasabing magagaling? Eh, hindi, gusto mauna eh. Kasi pag silang nauna, ay, silang yayaman. At ang isang problema, hindi natin matanggap-tanggap
na may mas magaling sa atin. Kaya kahit nga dito sa atin, sa bansa natin, dito sa Pilipinas, natatagalan tayo sa programang ito kasi ayaw natin tanggapin yung mga opinion, suggestions, recommendations ng mga expert na mga tamang may galing pagdating dito. Eh, ba't ko tatanggapin yan? Eh, di mas malalaman na mahina pala kami, na hindi pala kami yung pride na ang tawag doon. May mga nagsasabi na, ito yung pupwedeng paraan. Eh, dahil hindi kabilang sa circle of kung ano man yan, eh, huwag natin tanggapin yan. Eh, lalo tuloy tayong nagmumukhang tanga. Kaya dahan-dahan po, no? Inay-hinay lang. Yun yung isang bagay na pwede natin, no? Parang minsan yung mga gustong-gustong maging matalino, gustong-gustong mapansin na magaling, nagmumukhang tanga na. Uy, eh, hinay-hinay lang, no? Kaya nawa po mga kapatid, sabi ko nga ngayon ay ginugunita natin itong si Santa Clara. Alam niyo si Santa Clara, kabilang ito sa prominenteng pamilya noong panahon niya. At bukod diyan, bukod sa mayaman, maganda. Nasa kanya na lahat. Pwede siyang hangaan ng lahat ng kababaihan. Pwede siyang asamin ng lahat ng mga kalalakihan. Pero anong ginawa niya? Isinuko niya ang kanyang kayamanan. Isinuko rin niya ang kanyang kagandahan. At nagsuot ng simpleng damit na parang sako na lamang, namuhay ng simple at payak, pero mas malapit sa Panginoon. Ngayon, pinararangalan natin siya. Isa sa mga pinararangalan natin, no, hindi para magyabang, kundi pinararangalan natin dahil sa kanyang tagumpay na ngayon ay nasa langit na. So, muli mga kapatid, no? Hindi po sinasabing huwag tayong mag-aral, huwag tayong magtagumpay, hindi ganon, no? Kundi sa bawat tagumpay natin, mas makita nawa natin at i-admit natin na hindi dahil sa ating sariling galing kaya tayo nagtagumpay, kundi dahil magaling ang Diyos na nagbigay sa atin ng talino at talento. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanyang mga minamahal na anak. Ang ating itutugon, Panginoon, punuin nawa kami ng iyong presensya. Panginoon, punuin nawa kami ng iyong presensya. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, punuin nawa kami ng iyong presensya. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-abuso, manalangin tayo. Panginoon, punuin nawa kami ng iyong presensya. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang anak ayon sa pinahalagang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon, manalangin tayo. Panginoon, punuin nawa kami ng iyong presensya. Ang mga may sakit, lalo na nasa banig ng karamdaman na dulot ng COVID-19, naway mabanaagan ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, punuin nawa kami ng iyong presensya.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ng dalagang si Santa Clara, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at isip. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at umantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ng Diyos Ama.
at pagsaluhan. Dali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, ang binuhos alang sa Satanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinira. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.